Ay, hello pala. Ayun. I'm bored. Malata naman siguro sa face ko, diba? At yun. I'm supposed to be... Yes. Dapat ma-memorize ko siya. Before examination, I guess. Sana ma-memorize ko na. Sana ma-memorize ko na. Lord, please. Ah, nako. Ayun nga pala. Malapit na ang Valentine, so happy Valentine sa inyong lahat. Sa mga may kadate dyan, o sa mga walang kadate dyan, abangan nyo yung bagong video ko ha. Malapit ko nang i-upload. Actually, tapos ko na eh. Kaya lang tinatamad ako. So, ito yung uunahin kong i-upload. Kasi naman, medyo malayo-layo pa yung Valentine. So, next week, Tuesday, o di ba? Wait lang ha. May nag-text sa reference. O siya, simulan ko na nga. Imposibleng ako lang ang nakakapansin sa mga iba't ibang tao sa jeep, diba? Kaya ito ang pinili kong topic eh, kasi sure akong lahat tayo ay nakasakay na sa jeep. At sure akong makaka-relate kayo dito. So, ay wait. Pero meron din sigurong tao na hindi pa nakasakay sa jeep. Well, sila siguro yung taong pasosyal. Ay nako, mapamayaman man o mahirap, sumasakay sa jeep, ikaw pa kala. Pasosyal? Number one, walang pakialam sa mundo. Sila yung tao na pagkatapos magbayad, gumagamit ng earphone para walang marinig at para hindi maistorbo. Anong pakiabot po? Number two, gotta get that. Sila yung tao na snatcher. Malas mo kung makatabi mo sila. Tiyak, ubos lahat ng laman ng bag mo. Sana nga ba yung ano ko? Ha? Ba't walang laman tong bag ko? Number three, gumagladis Reyes. Sila yung tao na kahit wala ka namang ginagawang masama sa kanila, well, tinatarayan ka o tinataasan ka ng kilay. Na kahit mag-aabot ka lang naman ng bayad, eh, hindi pa niya tatanggapin ito. Bayad po, pakiabot. Number 4, problemado. Sila yung tao na pagkatapos magbayad, nakasakay na sa jeep, titingin na sa window, at iiyak. Number 5, wagas. Sila yung tao na wagas kung makatitig sa'yo. Yung tipong maglalabas ka lang ng wallet, gadget, titignan ka niya ng bonggang-bongga. Number 6, oh hello. Sila yung tao na pagkatapos magbayad, biglang ilalabas ang cellphone at may tatawagan. Na kung maka-hello, kung makapag-usap, akala mo kong cheerleader sa lakas ng boses. Oh hello! Hindi kita marinig, ang ingay ka. Number 7, sila yung mga bata na sobrang kulit. At dahil nga sa kakulitan nila, naiistorbo ka. Na imbis na nako-comfort ka sa kinauupuan mo, wala.
Wala talaga. Never kang mako-comfort kung ganun yung mga katabi mo. So, kapag katabi mo sila, malas mo. Yung beer na ang aabutin. Number 8. Chismax. Sila yung tao sa jeep na kumapag-chismis, pabulong. Pero, pabulong daw. Pero hindi eh. Ang lakas kasi ng mga pagkakasabi. Number 9. Tawa mats. Sila yung tao na kung makatawa naman sa jeep, eh, wagas. Kahit walang ano ah. Kahit kunwari, simpleng tawanan lang eh. Siya eh. Nag-broadcast pa naman. Ganun ba? Number 10. Wake me up when September ends. Sila yung tao na natutulog sa jeep. At dahil nga tulog sila, minsan nalalampasan na yung mga dapat puntahan nila. At dahil nga nalampasan, kailangan bumiyahe ulit, pabalik. Ang taong ito. So, sayang lang yung pamasahe. O kasi, tulog ka. Number 11. Just so sabar ang loving your tie. Sila yung tao na kahit mag-abot lang ng bayad, nahihiya pa. Yung kahit kaklose mo na yung katabi niya, I mean, kaklose na niya yung katabi niya, nahihiya pang magsalita. Number 12. Pamilyar. Sila yung tao na pamilyar sa paningin mo, pero yun pala, kilala mo talaga. Baliw-baliwan. Number 13 yan. Sila yung tao na tipong ang usapan sa jeep, seryoso. Pero, wagas makatawa. Lahat kakaliputin sa jeep, baliw lang.